Magiging lolo na sa edad na 44 ang former Guapings member na si Eric Fructuoso, dahil magkakaroon na ng anak ang kanyang 21-year-old son na si Frederick Fructuoso. I'm gonna be a lolo. A hot lolo. Ang Facebook post ni Eric. Nagbigay din siya ng kanyang personal advice, base daw ito sa kanyang personal na karanasan sa buhay mag-asawa. Dito nabanggit din niya ang pangalan ng bata na nasa sinapupunan pa lamang ng magiging asawa ng kanyang anak. Ayun, so kasama ko ang aking anak, si Tres. Kasama ang aking soon-to-be daughter-in-law. Ito lang sa akin lang, itong pinaka magandang ipapayo ko sa inyo when it comes to you guys, when it comes to you as a couple, as husband and wife. Ito ha, kahit anong sabihin ng magulang mo, ako, kahit anong sabihin namin, kahit anong gusto namin maging ano kayo, huwag mo kami pakinggan. Do what you want, maging sino kayo kung ano yung gusto nyo. Huwag mo hayaan kami makialam sa buhay nyo. Dahil pag kayong dalawa na ang nagsama, it's the two of you against everyone else. So, si Baby Leo, basta, wala kaming karapatan makialam sa inyo. Kasi, based on experience, kapag, halimbawa, ikaw, masyado ka pa nakikinig sa akin, sumusunod ka sa akin, pagdating sa inyong dalawa, nasa na yung pagkalalaki mo na nag-desisyon para sa sarili mong pamilya? Oo. Masasanay diba? Ako sa ganun. Yes. At, sa'yo rin, sorry sa mami mga. Pero ibig sabihin, ang nangyari kasi sa akin before, pag kinasal kasi, pag nag-commit na kayong dalawa, kaya nga diba ang tatay, ibinibigay si babae, kilalaki. Bakit? Kasi si lalaki na ang bahala sa kanya. Ibig sabihin nun, si lalaki na ang bahala sa'yo. Wala nang karapatan si tatay magsalita or mag-dictate or maghusga or whatever. Wala nang karapatan. Kasi, siya na ang bahala sa'yo. So, kung halimbawa na, anak, dapat ganito gawin mo, ganyan. Anak, pakinggan mo, pero hindi mo kailangan sundin. Ang magulang nyo ay nandito para pwede nyo lapitan pag may problema kayo, pwede nyo tanungan kung may gusto kayong malaman, pero hindi, wala kaming karapatan sabihin kung ano dapat gawin. Tandaan nyo yun, pakinggan mo lang, pasok dito, labas sa kabila. Based on experience kasi, marriage, we did not have the commitment because my partner was listening to the family. So, it fucked up the whole marriage. Bakit? Kasi hindi na ako naging lalaki na husband, na man of the house, because may sinusundan siya na. Diba? So, hanggat hindi kayo nagdedesisyon ng sarili niyo, hanggat may iba nagdidikta, walang mangyayari. I mean, nandito kami to support, nandito kami to guide, nandito kami to give advice, pero it's still you guys ang magdadala ng pamilya. Yes. Cheers. So, yun lang yung... Pero broken-hearted ako.